But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, it is contemptible. You said also, behold, what a weariness it is. And ye have snuffed at it, said the Lord of hosts, and ye brought that which was torn, and the lame, and the sick. Thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand, said the Lord? But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and boweth, and sacrifice unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts. And my name is dreadful among the heathens. Pray, Lord, na salamat. Tuloy nga ang mensahe, Panginoon. Nagpalayong bawat isa. Medyo mabigat, Panginoon. Makita namin ang attitude nyo towards those people, Panginoon, na kulang at hindi maayos, Panginoon, paglilingkod, tinatamad, walang lakas, Panginoon. Nawa, makita namin ang sarili ngayong hapon. Nagpatuloy namin ang mensahe, Panginoon. Kaya po magbigay ng biyaya sa lingkod, bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang hapon sa lahat. Again, title po nito is My Name Shall Be Great. Bakit ganun, mamaya malalaman natin. My name shall be great. Ibig sabihin, madadakila ang aking pangalan. O sino dito yung binabastos ngayon? Yung arang, kilala mo ba yan? Walang kwenta. Ano ba yan? Di ba, minsan naangarap kayo na sisikat kayo, di ba? At least makikilala, kaya iba sa inyo, yung ano ginagawa niyo sa buhay. Nagsisikap, okay, siguro nag-ano. Pero ang Panginoon nga, minsan binabastos din. Madalas. Dahil ang Panginoon naman kasi, hindi rin naman siya yung, dito nga kayo, nagsisiksikan kayo dyan eh. Dito. At, dito na. Giniginaw. Mamaya, iinit ang pet nyo mamaya, pangako. Peter, Stephen. Sana nawala tuloy ako. Dito, man. Wala nang upo dyan. Alisa mo yung mga upuan niya, Nay. Kenneth, dito kayo. Alisa mo yung upuan dyan. Kala, napakarami natin. Tatago kayo, ha? Pagtago. Kamusta? Wala pa rin si Rain. No? Ang Che. Wala si Che. So, okay. Sa na ba ako? Wala tuloy ako. Yan, okay. So, ang Panginoon, so, tanong natin, bakit, Lord, ba't yung patayin lahat? Patay tayo lahat siguro. Pag hindi ganun ang style ng Panginoon. Kahit naman tayo, yung anak ko, for example, tinuturuan. Hindi naman laging papaluin. Diba? Pangit naman ng gano'n. Parang ka ng aso nun. Tinuturuan nga eh. So, pero ang Panginoon, sa dami ng blessing sa Israel, for example, yun, iba, hindi na na-appreciate. No? We are the people of God. Pag na-ano nyo rin Jeremiah, gano'n ang ano nila eh. Na-spoiled sila ng gusto. Kala nila, hindi na sila masakop. Eh, sinasabi na nga, masasakop ko. Hindi, hindi ka masakop. Parang Amerika din yun, mayabang. Ganun din minsan yung iba sa atin. Alam mo, mayamang ka na. Alam mo, wala ka ng ano. Napaka ano na to. Kumpanya ko, di malulugi. Walang ganun. Malugi nga yung mga dating ano eh. So, kaya dapat, lagi tayong ano. Andun yung takot ba? Ito paggalang sa Panginoon. So yun. Yung iba kasi sa atin, hindi pa naman kayo boss eh. No? Kaya hindi kasi makaka-relate na. Pero kahit yung kapatid nyo, kung ikaw naglilinis, di ba, Stephen? Na Stephen, isa, high blood dyan eh. May naglilinis siya. Eh, alam nyo yung kapatid niya, mayroon tatlong kapatid na makulit. Yung isa dapat nakakatulong na. Eh, magugulo pa. Di na nga nakatulong, nagulo pa. Di ba? Ang sakit sa mata nun. Sakit sa ulo. So, kanina po, pag-usapan natin, again, ang title po, My Name Shall Be Great. So, darating yung panahon, especially ito, kung alam niyo yung context, mga Kristiyano na yan eh. Yung mga Hudyo, wala na sila. Yayabang-yabang sila, kala nila, hindi sila, hindi kami iwan ng Panginoon. Eh, sila nang iwan, paano yun? So, pinagpalit sila ng Panginoon. Pero may mga remnant.
may naiwan sa kanila at ayun na yung mga naging Kristiyano. Okay? So, ang people of God ngayon, yung church, okay? Don't let anybody tell you otherwise. Yung maraming ganyan ngayon. Pero tumutupad ng kalooban ng Diyos ngayon. Panahon natin, mga totoong Kristiyano. Anyway, so, dinify ba natin yung zeal, yung dapat nating target, no? Yung dapat nating attitude, may passion, may vigor. May tatay yung mga verses. Okay, neutral yan po, pero maganda sa positive natin gamitin yung zealousness according to knowledge. Yung kabaliktaran yan, yung tatamad-tamad, ihina-hina. Okay, so ayaw natin ng ganun maglingkod. So kanina, saya, di ba? Kahit nga ako kanina, parang nawawala ako sa prayer na lang eh. Siguro minsan dahil yung utang nga natin, alam mo, automatic na, hindi automatic yan eh. Kaya nag-pray na lang kami na naputol ba ako. Ano nga ba yun? Pinapatanggap ko na eh. So, na-recover naman. Antayin natin yung mag-asawa, sana makaano sila. Sabi nila, mag-church. Mabait eh. Nakailang reject na ako, puro iglesia ni Manalo. Diba? Sa lugar mo yun. Sa may iglesia na yung maliit doon. Binabait ko yun. Anyway. Yan. So, ngayon, mag-aaralan natin, kanina umaga, nakadalawang points tayo, tatlo, mga 2.5. Bakit natin dapat paglingkuran ng Diyos? Hindi lang basta paglingkuran, may zeal. Maayos. At hindi tatamad-tamad, hindi babagal-bagal. Okay, kulang pa nga itong pinanaalala ko. Anyway, siya ay trustworthy. Okay, pag sinabi niya, paniwalaan na lang natin. Pag naniniwala tayo sa sinabi niya, makapaglingkod tayo na maayos. Pag hindi, nagdududa ka pa dyan. Pasok nga sa Bible school para malaman ko ibig sabihin ito. Kaya nga excited ako dyan sa job na yan eh. Kasi pag lagi nadadaanan ko to, talagang ano eh, naalala ko yung mga principle kahit sa New Testament, nasa job na. Kaya kahit yung iba takot dyan kasi nga, masyadong malalim daw iba. Totoo naman. Pero, sa makuha yung context, hindi mahirap intindihin po yung job. Iba doon pa ulit-ulit. Pero yung ibang maliliit na packets of ano doon, may wisdom eh. Kaya, magtiwala ka sa Panginoon. Hindi ka mapapahamak. Okay? At makakapaglingkod ka na maayos. Yung iba, kaya takot din minsan na mag-soul winning o kaya mag-mission. Parang yung iba kasi nag-develop. Alam nyo ba yung mga dispensationalists? Parang wakulto din. Sabi ni sa Mormon, hindi mo raw maitindihan yung Bible kung wala yung Book of Mormon. Ganon din naman yung dispensationalists. Hindi mo maitindihan yung Bible kung hindi mo alam yung turo ng dispensation. Ganon din yung, laging ganon yung pattern. So, baliktad tayo doon. Hindi totoo yun. Ang Bible, pwede mo maitindihan. Bible lang. Basta ligtas ka. At of course, natutuwa ka na ng basics. Then, babasahin mo ngayon yan, wala pong napaka-misteryoso dyan. Kung meron man, mapansin mo rin naman yun eh. Paalala sa'yo, huwag ka lang mag-assume. Pero maitindihan mo yan. So, trust the word of God. So, buti nga ngayon, itong King James, ganyan ang ano natin dyan, ang position natin dyan. Pag meron ka ng King James Bible, mag-English, hindi na mahirap. Okay? Hindi ka katulad ng iba na magdududa ka talaga kasi daming translation, tapos ang position ng pastor mo, hindi naman alam kung okay lang yan, okay lang NIV, okay lang ganyan. Litong-lito ka ngayon. Tayo, hindi natin kailangan malito. Ito yung Bible. Okay, ano bang napakahirap English sa King James? Wala naman. At pwede rin tayo magtanungan. Okay, so magtiwala ka lang sa Panginoon, makapaglingkod ka na maayos. Pangalawa, very common principle, at totoo naman, mahal tayo ng Diyos, appreciate natin yun. Isa sa mga mahirap na position sa buhay, yung minahal ka na hindi mo ina-appreciate, sakit sa ulo din yun, parang kanina. Walang tiwala, ang hirap. Ganon din naman yung abusado. Yung anak, yan ang isa. Kaya ang ganda nung, ng Panginoon eh. Lahat tayo nilagay sa pamilya, tama? So, yung mga prinsipyo na kailangan mo malaman sa buhay mo, andyan na actually. Sa trabaho, andyan na rin sa pamilya eh. Sumunod ka, magtapat, magsipag, sumunod. Yan ang kailangan sa trabaho eh. May matalino, nasa bahay na rin niya, kumaayos ang ating. So, minahal tayo ng Diyos,
appreciate natin yung kanyang pag-ibig, huwag nating abusuhin, realize na hindi lahat ng tao minahal ng Diyos, iba kinagalitan niya. So, andun din yung takot, no? So, nasa last ano pa yun eh. Pero pag ikaw ay na-appreciate mo yung pag-ibig ng Diyos, tapos takot ka rin na kasi iba, pinagalitan niya. Siyempre, ayaw mo malagay dun sa pinakagalitan ka ng Diyos, di ba? Yung kabaliktaran ng pag-ibig. So, ngayon, mag-ano ka, hindi kayong nagwa doon? Relax-relax, yung tawag doon? Banjing-banjing ba sa paglilingkod? Okay lang basa-basa, okay lang na. Wala naman sa atin dito kumukunta eh. Okay. Lang kumukunta dito, kaya magmahala lang tayo. Si Pastor, easy-easy lang. Okay, hindi na tinatouch yung mga mahirap na topic. Kasi bawal kumunta dito. Okay, sige, easy-easy lang tayo. Revelation, huwag nating aralin yun. Dahil according to survey, bihira rin naman nag-aaral niyan. At mga Baptist, may konting alam lang dyan. Tapos yun na yun. I-aimin na yun. Amen? Amen. Kahit may tanong, huwag natin ganahan. So, relax ka talaga eh. Kaya hindi dapat ganun. Kaya ang balance kahit sa bahay, ganun dapat ang tatay. Okay, nakana yan. May ginawang kalokohan, palo. Yun ang healthy, ano. Mga bata, laging ano yan. Hindi na nag-iisip ang gagawin nila. Okay? Then, pangatlo, bakit natin siya dapat paglingkuran na maayos? Because he deserves it. He's a great God. And he deserves our praise and love and service. So, medyo na-touch natin yung dalawang bagay kanina umaga. Dapat siya yung ating mamagnify. Kabaliktaran nun, minimize. Ibig sabihin, okay lang sa Diyos yan. Okay na mag-church ako minsan-minsan. Okay na kunwari naikinig. Okay na minsan memory verse. Okay? Matatapos nating memory verse, di ba? May napansin ba kayo? Yung iba, relax-relax lang eh. Yung iba, todo na. Pero, may accomplishment sila. Amen? Yung iba, inuulit lang eh. Okay na rin, kaysa wala. Pero, minsan nakaka-ano, di ba? Nakaka-provoke pag may minahal yung salita ng Diyos. Ang ganda pala nun. Kaya ko din yung next time ako naman ano naman buong libro ng ano Obadiah isang champion lang iksi lang nun. So ganun po no? So paano magnify ang Diyos pag ikaw ay zealous ka makikita nung tao sa'yo. Sila, hindi nila makumpara yung sarili sila, nakapaso sila sa'yo. Hindi ka na nagmumula dati, ganyan. Tapos panay church ka, mapapaso sa'yo. Alam niyo ba yung term na mapapaso? Maganda ba yun? Hindi. Para mapapaso, mainit ka sa paglilingkod. Para silang kandila, sila yun nag-melt. Ikaw naman, ang init mo. Church ka ng church, tapos sila, na iniiwasan ka tuloy. Pero yun na positive way yun, no? So, hayaan mong mamagnify ang Diyos sa pagiging zealous mo. Huwag mo siyang minimize. Okay, ngayon, paluan na tayo. Magitan to kanina, yung verse 6. So, dito yung either boss or tatay. Nako, mga bata, kilala ba kayong ano, tatay nyo, mahigpit? Ayaw nang nababasto siya, di ba? Siyempre, sabi nga sa inyo, yung babae, gustong-gusto niya, minamahal siya. Ganun yan eh. Yung lalaki, gusto niya ginagalang siya. Tandaan niya sa relationship. Yung lalaki, yung mahalin mo ko, hindi siya, galangin mo ko. Yan niya, mga babae. Pag yan ang nawala sa relationship niya, wala na yan. Palubog na yung relationship niya. Okay? So ngayon, kaya tinatanong ng Panginoon doon, nasaan yung aking paggalang? Ba't di niyo akong ginagalang? So ang bait pa rin ng Panginoon, tinatanong lang sila eh, no? Yung hatawin na sila. So bagay itong panahon po ni Malakay, bugbog na po sila, yung alam niyo yung timeline. Bumalik na po sila, salamat sa Panginoon. After 70 years in Judah, pinabalik yung iba, maraming bumalik, na-establish yung temple, hindi lang ganun aganda, pero still, okay, inawaan sila ng Diyos eh. Kasi andun na naman sila, naglolo ko na naman.
So, hindi mo ay, ano ba, masisisi ba natin yung pastor, ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila, dahil sa kasalanan nila yun. Kaya ang ganda, katatapos ko lang din yung Hagay, yung mga panahon na bumalik na sila. Zechariah, Zephaniah, sito, Malachi. So ngayon, nandun pa rin yung expectation ng Diyos sa kanila, umayos-ayos sila. Amen? So magtapat sila, ang Diyos ang magnify nila sa buhay nila kasi ang Diyos din nagbalik sa kanila dun eh. So bakit yung iba parang walang takot? Ang hirap nung walang takot sa Diyos, no? Kaya pag nag-share tayong salita ng Diyos, sinasabi kanina ni Brad, di ba? Pag ganun na-encounter mo, hindi ka takot sa Diyos, intindi mo ah. Mayabang ka lang, hindi ka saan magaling ka dahil wala kang takot. Dahil mo hindi naiintindihan. Mang-mang ka kasi, hindi mo alam, nahuhusgahan ka. Okay, kala mo, may tatago mo yung ano mo, yung kamangmangan mo ng ganyang bagay, no? Kaya, nakaano. Pero minsan, balik tayo ngayon sa atin, mga anak na ng Diyos. Kanina, nag-pray, tawa-tawa daw. Yan ang sinasabi ko, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan, ayaw na ayaw ko niyan. Kasi isa yung sa manifestation, tayo tumatawag tayo directly sa Diyos. Eh ako nga dito, ayaw ko na bastos sa lalo, ang Diyos. Ito yung katatawanan yan. Hindi naman tayo laging ganito. Mag-Sunday lang, ibigay niyo yung due respect sa Panginoon. Amen? Mga bata, ano nyo muna yung kalokohan nyo? Isang tabi nyo muna yan. So, ito na yan eh. So, where is my fear? Walang takot sa akin itong mga to. Yung mga tatay nila, pinatay ko na eh. Dami. Yung mga nabuhay lang, yan yung tinatira. Kinaawaan lang. Nakita na ba yung ganun tao? Hindi sa awa ito, wala na itong matagal eh. So, tuloy natin. So, sana naintindihan natin na refill natin yung galit ng Diyos. Mamaya, may matindi pa siyang babanggitin eh, yung kanina. Anyway, so number 3 is a great God. He deserves our praise and love and service. Kaya dapat itaas natin siya, i-magnify natin siya. Hindi siya nababasto sa bibig natin, even sa actions natin. O sa kakulangan ng action natin. Amen? Sabi sa verse 11, jump tayo dito, sabi dito. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great. Yan yung title natin eh. Ibig sabihin, sino bang great sa palagay nyo? Magit ko kanina yung basketball, di ba? Si dumadaan sa ano ko eh. Ngayon, magaling sina ano. Dati si Jordan, ako, parang Diyos ang ano nun. Kaya ayoko, ngayon di ko nagustuhan yung basketball eh. Nakakarindi na sa ano, sino ba yung Jordan eh? Sabi, dumidila pa daw. Idol nyo yun? Anong klase yun? Ang satanista yun ah. Ba't dumidila? Kasi hindi pa nga uso kasi yung, wala naman kaming cable. May mga ko ba't iba, meron. Yung pala, pinapalabas din sa ibang ano yun. Channel 2 ata. Talagang dumidila yun. Ano yun? Yabang ba yun? Ano? Hindi ako nang gayahin. Pero... So, ano nangyari kay Jordan? Wala na. Ano nangyari kay Mamba? Simpia mo na. So, gusto niyo ba ganun? Yung Diyos kasi hindi siya mawawala dyan eh. Ang dami na sumubok niyan. Nagmayabang yung Beatles, ilang sumikat, si Voltaire daw, marami na. Ngayon, mayroon palang nakikita sa social media ngayon, di ba? Parang bakla. Eh siya wala daw Diyos. Ano nyo ba yun? Sino man yun? Parang naghihintay ng judgment yun. Eh. Alam, magka-cancel. Oo. Oh, yung si Chris Aquino na yan. Ang dami ng ginawang kalokohan yan. At totoo lang. Di ba? Hindi yun nakilala. Yung panahon namin, yan ang katisuran talaga eh. Oo, oh, si Chris Aquino nun. Dahil lalaki. Yung ano nung kalandian sa ano, lagi siyang ano ng news. Hindi ko naman malaman kung bakit sinusundo siya ng news. Nagkakakuntsabahan na ata itong mga to. Nung ngayon, na si Chris Aquino. Sunod na sa kuya niya. Kuya niya ba yun? So, kaya sabi dito, ang pangalan ng Panginoon hanggang ngayon, pinupuri pa rin. Amen?
May pumupuri pa ba kayo kay John Lennon? Natawa na nila siya. Pero meron actually. Pero mga alam, mga kabataan, walang ano, nakapakinig ng ang ganda ng music. Pero lilipas lang agad yun eh. Yung mga pumupuri sa Panginoon, pinaglilingkuran siya ng buhay nila. Sinasamba siya, tinuturo siya, kasi totoo siya eh. At ang mga nagsasabi, hindi mga bakla, hindi mga wala lang, bayaran. Mga lingkod ng Diyos talaga, totoo. Mga family man. Mga seryoso sa buhay. Yan ang gusto kong mag-ano sa akin. Ano, ako, ayoko nung mga pumupuri sa akin, mga bayaran. Gusto niyo ba yun? Ang diba, pastor, ganun eh. Tutulungan ganyan. Tapos, alam mo, sino na. Kung may gusto kong maglilingkod sa akin, yung ano, hindi na pipilitan. Hindi naman ako paglilingkuran nyo. Pero, minsan darating kasi sa ganun eh. Amen? Medyo na, may narating ka na rin. Pero, ang gusto natin ano dito, yung Panginoon eh. His name shall be great. My name shall be great. Parang binabaliktad niya. Binabaliwala siya ng Israel. Diba? Hindi siya ginagalang. Pero itong mangyayari, ha, tandaan nyo to. Parang ginaganon niya eh. My name shall be great. At sabi dyan, among the Gentiles. So imagine nyo na lang yung inggit nitong mga to. Eh, dapat sa kanila yun eh. Hanggang ngayon po. Kaya nagpapauso yung mga yan, minamanipulate yung ibang Kristiyano, kaya sila para yung people of God. Kasi nga, hindi nila matanggap yun. Na sila dati pinagkatiwala ng Diyos, sa mga bagay patungod sa Diyos, ngayon, zero na sila. Patatawa na sila. Wala na eh. Nagamitin ka pa ng Diyos, ilang beses ka sumuway. Okay, tapos nireject mo pa si Jesus. So, ganyan po yung Israel ngayon. Wala na sila, tain na sila. Sa totoo lang. Kaya huwag kayong gugulat bakit nila binababoy even yung mga churches. Subukan nila. Okay? Kasi sabi dyan, my name shall be great. So, kung may kilala kayong magiging, kunwari, si, ito, mayabang nito si Bill Gates, eh. Isang beses, sabi niya, si geek nga yun, eh. Sabi niya, yung mga kaibigan niya, mga classmate niyong geek, be kind to them. Di mo alam, baka maging boss mo sila, yun na sinabi nun. Yabang, no? Kasi nangyari naman talaga sa kanya yun. Eh, siya, mukhang geek-geek talaga siya dati, ina-api siya, eh. Kasi nga, geek, eh, alam niya. Mga nerd. Kasi nga, naging boss siya. So, i-apply natin yun sa tamang context. Kunwari, si sino ba ina-api dito? Taas kamay. Gagawin ko ka example. Sinong ina-api sa inyo? Kayo nang-api. O, sige. Sino kayo? Sino nang-api dito? Sinong bubuli? DM. O, sinong ina-api ni DM? Kunwari, si ano... Kunwari, si Rafi, di ba? Naalala ko si Rafi, may nang bubuli dito eh. Hindi nyo alam, si Rafi kunwari, yung mama si Rafi, nagkaroon ng business. Ano, palengke. Hindi yan, no? O kaya pure gold, nasa kanya na yung pure gold. Anong gusto mo, pure gold o SM? Yaman mo nun. Eh si DM, ang lakas mong asam. Alam mo, alam lang ni DM na si Rafi yung magmamayari ng SM, for example. Anong ginawa mo kay Rafi? Pinaglingkuran muna siya, di ba? Hindi mo siya asarin. Ito pala si Rafi. Kaso nga, hindi ganun eh. Di ba? Ang Diyos, alam nyo, ganun eh. Yung Israel, ang siguro, baliwala na sa kanya ang Panginoon eh. Kasi isang beses na sila pinabayaan, kasi kalokohan din naman nila. Hindi sila naglingkod sa Diyos. Ano nangyari sa kanila? Nung time... Alam niyo nangyari sa Christianity, hindi yan hindi masusukat ng kahit sino yan pag inag-aralan nyo hanggang sa ngayon. Subukan nyo mga satanista dyan, mga Hudyo, mga Muslim. Yung success ng totoong Christianity, ha? Tayo, napakapalad natin. Alam mo, iniisip ko lang kahapon ba yun o kanina lang. Ah, kanina. Kasi na-imagine ko yung mga iglesia na kanina. Parang dating kanina, no? Parang sa kanila yung lugar, eh, di ba? Ganun. Eh, mga iglesia po lahat dito. Really? Nabili nyo na? Ilang block lang doon, ha? Hindi naman. Inamit kami, mga hindi naman iglesia na manalo. Nagyayabang nitong mga to. Sip-isip ko lang.
So kaya, kasi yung sama daw ng tingin sa inyo, di ba? Ganun yung mga yan eh. Kaya nasa isip ko kanina, ano ba kayo ba? Kunwari, anong gagawin nyo pag ginanong kayo? For example, hoy, kayo, sa amin na to. Tumabi-tabi kayo dyan, anong gagawin nyo? Parang nakaka-intimidate, di ba? Alamin nyo lang itong katotohanan na ito sa Pilipinas, salamat sa Panginoon, kahit paano mayroon tayong freedom of religion. So kahit ayaw nila, hindi naman natin sila gustong ayaw nila sa gospel. Doon ka lang sa next door. Okay? So dapat na doon yung confidence, hindi kayo may intimidate. Hindi naman, kasi, ah, hindi naman ang, sila ang nagbigay sa atin ng karapatan, di rin Catholic. Okay? Sino nagbigay? Ang Diyos! Tsaka sabi natin yung mga ibang Kristiyano nung nauna, pero actually hindi nga rin eh. Alam nyo, yung kalayaan na meron tayo, hindi lang siguro Baptist nagbigay niyan eh. Mga ano lang yan, mga... Wala, nag-conflict yung... Parang yung kwento ng ano, kina... Yung kamali, kina Hezekiah, di ba? Sasakupi na sila ng Assyria. Bukod sa yung Angel of the Lord, may mga time doon na sila yung mga kalaban nila, sila naglalaban-laban eh. Yung bandang huli, panalo sila. Alam nyo, ganun tayo eh. Asa lang tayo sa Panginoon. Naglaban yung Protestante at saka yung Katoliko. Uy, okay. Sige, patayan kayo dyan kami. Di ba? Malaya tayo. Di naman tayong papalakas na maingay dyan eh. Doctrine na lang ito is standard fort natin. Okay na yon. So, hindi tayo ma-intimidate. So, ganyan po yan. Kung ma-realize lang ng mga audio na ang Panginoon ay Panginoon talaga at bandang huli yung kanyang pangalan ay hindi pala bastusin. Amen? Hindi yung pwedeng bastusin ng Diyos. Ikaw ang, ano, bandang huli. So sana ganyan tayo. Maraming ganyan. Nakapanghinayang lang. Yung pag naalala ko yung iba na kala mo, pag ganyan eh. Ito, papasto to. Eh, kinukwento rin ni pastor yun. Kaya nagkaroon ako idea nun eh. Galing ng Panginoon. Kaya pala, nire-resist niya rin yung mayabang. Naintindihan ko na ngayon yun. Kasi pag nakita mo yung attitude niya, hindi nga tama, tapos sasakyan mo pa, kawawa yan. Kaya, ito yung nangyari dito eh. Amen? My name shall be great. Paglingkuran natin siya. Imagine nyo lagi yung Panginoon, siya bandang huli yung panalo eh. Kung parang talo siya ngayon, yan, dumadami iglesia ni Manalo, saksi ni Batman, sino man yan. Talo yan, bandang huli. Okay, tuloy natin ha. Great name. Ang sabi pa sa verse 11, ganda nito yun. And the pure offering for my name. So ngayon, ayaw nilang offer ang Panginoon, ayaw nilang bigay yung best nila, may mag-o-offer na iba doon. Doon ka maiinggit. Sabi ko sa inyo, dito, tatamad-tamad ka ngayon, ha? Eh, basta, konti lang naman kayo dyan, eh. Pag hindi ako maaga dyan, konti lang kayo, hehe. Eh, may ibang, ano, pinalitan ka ngayon. Ganun nangyari sa amin nun, eh. Galit na galit si basta nung kala nito, wala nang ibang palit sa kanya. Ayun, yun nangyari. So, ganun yung mga audio, kawawa sila. Ayaw nilang i-offer yung pure, may ibang nag-offer sa Diyos ng pure. Ano ka ngayon, di ba? Masabi ito yung offer nila, but ye have profaned it. Ibig sabihin, binastos nila, binaboy. Okay? The table of the Lord is polluted and the fruit thereof. Even his meat is contemptible. Nakakadiri naman yan. Yan na naman, offer, offer na naman. Diba? Samantalang napakaganda nung symbolism po nung ino-offer nila, pinapatay nila yung mga hayop. Diba, sa panahon natin kasi parang ano ka dyan eh, ginagawa ba nila yun? Sa ngayon yun kasi, salamat nga, inalis na yun. Pero yung mga sino nagluluto dito, kung gusto mo masarap, yung iba doon kakain na lang eh, pero ikaw yung nagkakatay, kaya yung inaalis mo yung mga updo nung ano. Hindi nakakadiri yun. Ano pa? So, huwag tayo magsawa. Amen? Maglingkod. Soul winning na naman. Kanina nga, na-revive na naman ako eh. Yun ang gusto ko. Kasi pag nakikita ko yung iba, okay, ayaw nila sa Diyos. Tapos meron dito, parang wow, isang kalabit na lang. Ligtas agad eh. Saya, di ba? Kahit yung mga taga-junction, may kala mo, mga maton eh. No? Kasi nadaanan pa namin ba after ikaw? Nadaanan pa namin. Ay, kasama niyo ba yung guwapo doon? Eh, ganun pa eh. Ano?
Anong kala mo sa akin? What may ganun description nyo, bakit? Ano ba, anyway. So, di ba minsan, ina-api tayo, iglesia kami lahat dito. Tapos na-meet ko yung isang mabait na, so, ito ba namang ganyan? So, masarap kasi maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Don't be tired, don't be wearied. Kung yung iba may nakita ka, nag-asawa, yung iba doon, bored na, ikaw, di ba, saya natin. Kaya minsan, inaano ko yung, ako ba pilit ba akong patawa? Hindi, di ba? Pangit yung pilit na pilit, di ba? Parang bata yung pinapatawa mo. Pero normal yan eh. Matutuwa ka at matutuwa rin sila pag nakita yung idea ng pinagsasabi mo, sakto. No, natural siya, panalo ba? Di ba? Kaya don't be tired, sabi sa verse 14, ang sabi niya sa Panginoon, I am a great king. Kanina, my name shall be great. Sinasabi lang naman sa atin, He is the great king. So, alam niyo siguro yung mga hari, di ba? Pag naano niyo, ang galing niya, ano? Kasi ito yung nagawa niya, ito yung nagawa niya, hindi madali yun. Okay? Kaya pag ito yung accomplishment niya, ang galing nito. Kaya ang Panginoon, He is the great king. Ang dami niyang, naubos na, namatay na, pati yung mga kingdoms, naubos na. Christianity, andyan pa rin. May tumatalo ba sa Christianity? Marami ngayon, di naniniwala sa Diyos. Yeah, pero ayaw nilang pag-usapan yun. Paano nila pupurihin yung kami? Hindi ka man naniniwala sa Diyos. Ha? Ninilegate nyo lang yung kung ano yung tunay. Ang ganda na sabi ng isang sabi niya, you don't name yourself after something that you don't believe. Intindihan niyo ba yun? So, English eh. No? Sa Tagalog yung sabi, ina-identify mo, for example, yung iba ay Calvinist. Kasi yung si Calvin, tinatanggalin talaga. Yung biyoy mo, nalaman niya yun na pinili na ng Diyos sa bubod sa impyerno. Obviously, mali, di ba? Pero tinataas nila yan. We are Calvinist. Ah, we are Arminianist. We are, kung ano man yan. Tinataas nila kung sino leader nila. Pero tayo, yan nga. Kung tagasunod ka ng totoong hari, napaganda. So, dito tayo, tapusin na natin. Late naman tayo nag-start, kaya alam mo, gireklamo ha. Ito yung fourth, Una, bakit dapat tayo maglingkod at maayos sa Panginoon? Una is trustworthy. Paniwalaan natin yung sinasabi niya. Huwag natin parang dito, ay, ganun ba talaga? Para makapaglingkod tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Pangalawa, He loves us, appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, He's a great God, He deserves our praise and love and service, kaya gawin na natin. Ngayon, kumpleto na ba yun? Puro positive pa nga yun eh. Sa Bible, di mo nga wala yung negative. Okay, kunwari, yung anak ko, tinuturuan ko, anak, maganda yung mag-aral kasi magiging maganda yung trabaho mo. Ganyan, anak ha, trabaho ka. Ay, mag-aral ka. Pag nag-aral ka, bigyan kita ng tablet. Pag nag-aral ka, pakainin ka namin sa magandang kainan. Ayaw pa rin sumunod! O paano yun? So hindi naman wala sa Bible, dami dito sa verse 10 muna. Tingnan nyo ha. Who is there among you that would shut the doors for naught? Neither do kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you. So, ganda yan ha. Kasi yung picture niya po, yung especially mga priest. So, lahat po na ginagawa ng mga priest, kaya bayad din yan eh. Pinabayaran po sila kasi nga, may naglilingkod naman sila sa Diyos, so okay lang. So, yun yung binabanggit dyan. Ibig sabihin, hindi naman tayo ginagawa yung paglilingkod sa wala lang. Yan ang sinasabi dyan. Guys, sa mga masakit sabihin sa inyo, pag nagtatrabaho ka, di ba? Ang ginagawa mo, pinasosweldo kita, tapos wala akong kwenta, di ba? Ngayon, sakit mo. So parang ganun sinasabi sa inyo. So galit na ang Diyos dito, actually. Kaya ang sinabi niya dyan, I have no pleasure in you. Ang sabihin nun, ang gandang pakinggan sa English, pero sa Tagalog, ang sakit nun. Ayoko na sa inyo. Hindi ko kayo matagalan. Hindi ko kayo gusto. Gusto ba masabihan ng ganon?
Neither will I accept an offering at your hand. So, naranasan nyo na ba na binaano nyo na? Oh, ito, bati na tayo. Ito yung aking alam. Ano ang madalas sa inyo? Oh, ito, kain ka. Ayoko, ayoko. Naranasan nyo na ba yun? Yung nagsosorry ka na. Parang ganun yung picture dito eh. Hindi ko natatanggapin yan. Nag-offer ka doon. Naglingkod ka sa akin. Late-late ka. Ngayon, sige, maglilingkod ka pa. Ang hirap dumating sa ganun. Ang hirap sa dumating sa ganun. Pati si Pasto, galit na sa'yo. Una, ano sa'yo, kaso nga, tindi mo eh, paulit-ulit ka na lang. Pinagbigyan. Tapos ngayon, hindi, ayaw ka ng tingnan. Nakita niyo ba yung sabi dito? Eh, baling-baling sinasabi ng iba, puro positive ng Diyos eh. Kahit anong gawin mo, God loves you unconditionally. Ganyan ang maririnig mo sa mga anong unconditionally. Parang wala, parang ikaw ng Diyos nun eh. Kahit anong gawin mo, mahal ka ng Diyos. Pwede ka lang putusan ng Diyos eh. Nagsasasabi mo dyan. Lalo naliligo yung mga tao. Paano matututo maglingkod dyan kahit anong gawin nila, okay lang? Yung sabi sa inyo yan, hindi ganun. E sabi dito, I believe itong panahon kasi sa Malakay, ano na nga, again, parusahan na sila, yung iba nagbalik, napatawad. May chance nila, another chance, para sa buong, ano nila, bansa nila, na maglingkod muli sa Diyos. Pero makikita natin dito, marami pa rin, wala. Hindi naglingkod ng maayos. Pero meron. Minsan di lang nababanggit eh. Kasi sa panahon ng Panginoon, meron pa rin mga nagtapat. Amen? So, ganun po yan, ha? Ngayon, point number 4. Bakit tayo dapat maglingkod with zeal with, sa Diyos? Dahil, ano, Stephen? Mga anak. Dahil, paparusahan ka niya, he will punish. Hindi siya forever natatanggap nila. Okay, sige anak, yan bang kaya mo eh. Ang kaya mong mag-module ng ano, isang module ng isang buwan, okay na yan. Yan lang kaya mo eh. Sige, unood ka lang ng TV, gusto mo. At pag gusto mo na mag-aral, pwede ba mag-aral ka na? Yeah, next ano na lang, next week na lang tayo. Yan lang kaya ko tayo eh. Oh, sige, okay lang yan. Hindi. Hataw ang... Amen? Ganun po. Nakita niyo maglingkod kaya itong mga to. Yung mga Baptist na medyo nalalaos na. Kasi ibang mga naglingkod na naman nila, no? Yung mga kabataan ngayon, mga pastol, wala na kulang na sa kanila. Nagpayaman na lang. Kasi expect nila, gagalangin natin sila. Salamat sa Panginoon kung nagtapat sila. Amen? Pero iba yung mga yan, kaya nagiinit yung mga yan sa atin eh. Hindi sila naglingkod ng maayos. Nung ibang tao naglingkod ng maayos, ano, galit ba? Sabi niya, wala ka naman, sinusuwag mo yung ano, yung sabi pang ganun, puro parinig eh. Sinusuwag mo yung ano, sinusuwag. Baka andiyan kasi, nakaharang ka, kaya, abang, ano, di ba, nakakasar naman talaga yung bakit nasa traffic ka, sambagal. Maglingkod tayo sa Diyos! Bilisan natin! Yung maayos ang maglilingkod! Eh, dyan, madali dyan. Pag driver kayo, nasabi siya, maaasar kayo. Ito ngayon, gusto natin maglingkod sa Diyos. Yung iba dyan, hindi, dispensationalist. Yan ang totoo. Mag-aaral ka muna sa Bible School, Ace. Kung makakalimutan yung taong yun. Hindi mo maintindihan yan, Ace. Ah, 29 years ako. 29, yan. Hindi ko makalimutan yung number na yun. 29 years ako nag-aaral sa Bible School. Ha, huwag mo sasabihin, Israel ay church na ngayon, ha. Ito po yung sabi sa Bible, pwede mo paka-explain. Hindi, Jace, hindi mo maintindihan yan. Kailangan mag-aaral ka muna sa Bible School. Kung palagay nila at sinuwag ko sila, talaga sinuwag ko na. Doon sila, nakaharang eh. Amen? He will punish! At isa sa pinakamasakit! Minsan kahit sa taba, pag nausungan ka ng ibang basbata sa'yo, ngayon ako, wala nang pakilam doon kasi nga, ibang level na ako eh. Hindi na ako na ano doon. Pero nangyayari yun, pero nakakasa, di ba? In a way. So dapat huwag kang manatiling para kang pa-late-late, maglingkod. Amen? Konti-konting basa lang ng Bible, konti-konting ano lang,
coat-coat lang, hindi masyadong inintindi, may iwanan ka dyan. At pag ikaw ay pinanish na ng Diyos, pag ikaw ay, ano, pag sinabihan ka na ng ganyan, ayoko na sa'yo. Nung una, salamat, naglingkod ka ngayon, parang ewan dyan, umbagal mo, hindi ka makasunod. Yung kalaban natin, mga bakla ngayon, nag-aano na, sila na yung naumuna. Ikaw na yung inihiya ka na. Samantala sila yung nakakahiya. Ikaw na yung takot. Ano sa pala yung gagawin sa'yo ng Diyos dyan? Eh Lord, ano pa yun? Nag-service pa naman kami at kami ay gunanda ng choir namin. Sabihan sa'yo ng Diyos, sabihan ka ng Diyos na I have no pleasure in that. Ano nga ba yan? Marami ba naliligtas niya sa choir? Okay naman yan. Pero kung yan ang ano mo, yan ang main event nyo, lang kwenta yan. Amen? Yan ang sabi po ng Diyos. Hindi ako naniniwala, hindi pa naglilingkod. Naglilingkod itong mga ito. May temple sila nun. Nung panahon ni Malachi. Nag-o-offer din sila. Kaso yun nga, kulang-kulang. Ito na ang last. Busin na natin. Ito yung malala pa kasi sabi dito. But curse be the deceiver. Sino itong nanluloko na sinutukoy nito? Sige, context. Naalala niyo ba yung context? Sila naman, nag-o-offer naman sila sa Diyos. Eh, kaso may bulag, may polluted, may sakit. Alam niyo ba tawag sa alin ng Diyos? Mga deceiver! Sabi pa dyan sa Malachi 3, mga magnanakaw! Dati hindi ko rin matanggap yan eh. Hindi naman ito. Si pastor lang siguro nakaisip niya. Pero yung sabi dun eh, ninanakawan yung Diyos, sa kanyo dapat yan eh. Pinagpala kayo, balik nyo man sa hindi, akin pa rin to. Hindi na nga tayo punta sa chapter 3. Sa chapter 1 lang, matindi na eh. Sabi dun, mga manluloko, bakit daw? Which had a flock of male. So katamihan po na in-offer ay lalaki. Naku, sayang yun, lalaki yan eh. Yan natin eh, tupa rin naman yung ano, babae, di ba? Gagawin nila, kahit sinabi sa kanilang lalaki, ito, pwede na to, babae. And vow it. Ano yung vow? Ibig sabihin, Lord, ganyan-ganyan pa yan, Lord. Lord, Lord. Ganyan pa yan. Ang dami sa atin yan, ang hilig mag-Lord, Lord sa Facebook. Alam mo, maluloko mo lahat. Ngayon gusto ko yung pastor, ano yun eh. Talagang diretso rin siya dati. Ngayon mo na-appreciate yun kasi kailangan namin marinig yun. Hindi ka alam mo kayo, pastor, pag sinabi lang papost-post ka dyan, okay ka na. Alam ng Panginoon, ito yung dapat mong ginagawa. Pag ito lang yung ginagawa mo, ano ka? Eh, nag-offer naman sila eh. Nag-offer naman, kaso niloloko nilang Diyos. And sacrifice unto the Lord a corrupt thing. Again, ang gusto ng Diyos, di ba, maganda, mula, maayos. Sabi natin, ano, lamb, for example, male, na isang taon, eksakto yun. Eh, sayang naman yan. Ito, meron na kami matanda dito, ano, patay, mamatay na rin lang, patay na natin, Lord. Eh, kaso, one year lang eh. Eh, di, Lord, eh, gawin kong, ano, ahitang ko lang, baka magmukhang bata. Sabi nung anong tawag sa kanilang Panginoon? Manluloko. Niloloko mo ako. For example, ganyan naman sa atin. Relate natin sa ngayon. May lakas ka pa, di ba? Kaya mo naman. Nasa ano-ano excuse mo. Eh, kasi sa ano po eh. Napakahirap po nung lesson namin. Huwag ka nung, young people, huwag kayong masanay ng ganyan. Nagdaan na namin yan. Alam namin yan. Alam namin pwede mong hapitin yan ngayon para may time ka ngayon sa Panginoon. E paano pag natuto ka pa, nasanay ka magsinungaling? O paano ka? Sa trabaho, sinungaling ka. Pag sa church, sinungaling ka. Sa trabaho, ganun din yun. E basta may kilala ko sinungaling, yung mayaman eh. Oh, taga DOH, di ba? BIR. Oh. Gusto mo ganun nga, walang kapayapaan. Hindi ka makapaglingkod sa Diyos pagdating nung sanay na sanay ka na. Tapos nasa church ka rin na ganun kasi tinotolerate ka doon. Manlulungo. Isasacrifice ka na. Corrupt naman. Sira. Kaya binanggit niya, I'm a great king. Sabi nito, and my name is dreadful. Alam niyo yung dreadful?
Kasi iba po ganito, mayroong ibang katotohanan, sabi nila, ang Diyos di naman siya nakakatakot eh, galang lang, galangin mo lang. Pero hindi ka, dapat di ka matatakot sa kanya. Ba't ka matatakot sa kanya? Tatay mo siya eh. Ibig sabihin, wala kang takot sa tatay mo. Yan ang totoo. Minimize ng mga tao ngayon yung fear. Samantalang paulit-ulit lang, kaya sabi nga dito, dreadful. Alam mo yung dreadful. Kung yung fear, nakurap na, ano yung dreadful? Nakakatakot yun. Kaya ang point number four, that he will punish, darating po yung panahon na papaluin ka rin niya. Dapat nasa utak mo yun, dahil sinasabi dito, yun yung prinsipyo dito eh. Kaya ngayon, paano ka makapaglingkod ng maayos yung zeal? Diba yung magboss, yung matapang yung boss? Amen. Diba pag wala yung boss, wala. Internet lang. Pagdating nung, kahit walang ginagawa, kala mo meron. Kahit tumanganda ko minsan ganun. Pag bumababa na ako dyan, mga to, kaya gustong lagyan ng camera dito eh. Pero okay yun, at least may fear, man. Ang hirap nung wala. O, nasan yung report card mo, anak? Mga Jeprox ba? Ay, kailangan ko pa pumasok? Ay, kailangan ko pa mag-report? Sana may takot tayo sa Diyos, amen. Kasi pag may takot ka talaga, ganun. Hindi ko yung relax. Kung alam mo na later magpaparusya siya, sabi nga din, curse! Susumpain niya pa! Manluloko ka eh! Pag pinag-aralan mo po yung nangyari sa Israel, hindi ka magre-relax. Pag mga Kristiyano ka, dapat hindi ka mag-relax kasi isang buong nation yon. Daming pangako sa kanila, tinupad naman yung iba doon. Eh yung iba, sumira. Sila'y sumira eh. Sa palagay niyo, Kristiyano ka, pwede ka magmalaki sa Diyos. Tulad ng ginagawa ng iba. Anak mo ko ha, pwede mo gawin yun. Tatatay mo, subukan mo yun. Sinong gawa? Sa akin, walang gumagawa nun. Alam nila, hindi pwede yun. Eh, bye! Anak mo ko, bili mo ako ng cellphone, ngayon na. Hindi pwede yun. Lalo sa Diyos. Amen? So let us serve the Lord with zeal and passion. Pati yung pa-relax-relax, ayaw niya yan. Ngayon, gusto ko rin i-balance. Ha? Hindi naman yung Diyos na parang gusto talagang mamalo lagi. Hindi yung ako, pag namalo ako, nakatago nga. Hindi ko na alam kung saan nakatago ngayon yung pamalo ko. Hindi naman tayo gustong excited na mamalo. Namimiss ko na yung pet ng anak ko. Hindi naman siya gano'n, okay? Hindi gano'n ng Diyos. Gusto ko lang malaman niya. Sinabi ko yun ang totoo. Pero hindi lalo siya excited na mamalo. Kasi ang excited siya, makita tayong matino. At maayos na bata, no, sa mga young people. Maayos na anak ng Diyos. Maayos maglingkod. Pag soul winning, excited. Hindi yung hindi nakahanda. Soul winning na, tapos hindi pa handa. Ay, sandali lang, may nakalimutan. Ay, CCR muna ako. Ay, basa dyan, ay umuulan, ay nakalimutan, balikan natin. Ay, hindi ako handa, inaantok ako, ay, ano man yung excuse na yan? Ano excuse mo kung inandaan natin, every Saturday na yan eh. O dapat handa ka na, amen? So mag-offer tayo sa Diyos, eh, pag natuwa naman ng Diyos sa atin eh, nabanggit na natin last time yun, may preaching na tayo ganyan, napakaganda ng reward ng Diyos, amen? Amen? Nakita nyo na ngayon. Kahit konting zeal naman dyan sa amen lang. Amen? Amen! Yun! Sige, pinapasaya ko lang kayo. So, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ano, napaalalahan lang kami sa aming fifth year or going, Panginoon. I pray na dun yung zealousness, Panginoon, maglingkod sa inyo. Masaya kami naglilingkod dahil ang turing namin sa inyo, kung ano naman talaga kayo, kami yung tatay, pero minsan maigpit kayo, minsan loving, Panginoon, minamahal yun na ako, totoo naman yun. Batando po yung tamang paggalang at takot sa inyo, Panginoon, dahil hindi po kayo bastusin na Diyos, nawa, doon po yung tamang galang na ipatawarin niyo po kami sa mga panahon, Panginoon, para kami mga batang makulit at gusto namin puro kalokohan, Panginoon, I pray na hindi namin kadami sa aming kalokohan. But at the same time, Panginoon, kayo po yung tatay namin, kayo po yung gagabay sa amin, Panginoon. So, we're looking forward, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, masaya. Andun yung instruction, minsan kailangan paluin, minsan may saya din, Panginoon. At paggabay, Panginoon, nawa, kayo po ang gagabay sa bawat isa sa aming fifth year.
Lalo po kaming bubulo sa Panginoon. Ngayon ay wala na po yung hindi namin nakatali, Panginoon. Kanino, Panginoon? Gagawin lang namin maglingkod sa inyo, Panginoon. Divine yung bawat isa, Panginoon. Yung mga bagay na hindi namin kontrol, Panginoon. Mga naisip na ibang tao, Panginoon. Nawa ay pagtiwala na lang kami sa inyo, Panginoon. Gawin namin kaya namin. The rest, Panginoon, pagkatiwala namin sa inyo. So, yun lang po, Lord. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.